Magandang tanghali po. I'm Trixie Cruz Angeles para sa Luminous. Ang dalawang topic po natin para sa live ngayong araw na ito ay yung possible cases ni Senator Grace po at yung bagong anti-terrorism bill na pumasa na po sa ikatlong pagbabasa sa Senado. Let's start with Grace po kasi marami pong nagko-quote sa akin dun sa isang post ng mga possible cases na maaaring i-file kay Madam Grace, kay Senator po. Please take note na dun sa pag-post namin, hindi ko po nilagay na liable na siya ngayon pa lang. Ang sinasabi natin dun sa post ay kung ano yung mga evidence na kailangan para makasuhan siya, ano yung mga elements na kailangan patunayan ng prosecution kung sakasakali na siya ay kakasuhan. Mag-umpisa po tayo dun sa constitutional provision na nagsasabi hindi maaaring magkaroon siya ng conflict of interest over matters that are being heard in the Senate, lalo-lalo na kapag gagawa siya ng batas. Magandang umaga po. Magandang tanghali actually. So, ang constitutional provision, hindi siya necessarily immediately ma-enforce or ma-apply. So, kailangan ng enacting legislation. So, may dalawa pong batas na naaangkop dito. Ang Code of Ethics of Public Officers at saka ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dito po sa dalawang batas na ito, maaari po siyang pumatak at maaaring makasuhan. But wait, sinabi ko ba na ngayon pa lang pwede na siyang kasuhan? Kasi daw umamin siya na meron siyang conflict of interest in the sense na meron po siyang mayroon siyang shares of stock in ABS-CBN. Pero ano pa lang ba ang nagawa ni Madam Grace? Nag-hold po siya ng hearing doon sa Senado at ang hearing na yon ay supposedly para dinggin na yung proposal o yung franchise ng ABS-CBN. Kung ito ay investigative hearing lang, kunwari investigation in aid of legislation, wala po siyang kaso. Kahit po meron siyang meron siyang shares of stock dun sa iniimbestigahan, wala pa naman po kasing desisyon na ginagawa ukol dun sa pagdinig ng kaso. Pangalawa, papasok na ba siya dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka sa Code of Ethics? Sa ngayon, wala pa. Kasi po, ang conflict of interest ay magiging malinaw kung either stockholder siya o kumikita siya doon sa korporasyon na yon at tumulong siya o bumoto siya gumawa ng batas na magpapabor doon sa kumpanya kung saan kumikita pa rin siya up to now or meron siyang shares of stock and therefore meron siyang interest. Kaya nga po nagiging conflict of interest ay dahil naging bahagi siya dun sa decision-making process para paboran yung isang kumpanya na iyon. So in this case, wala pa pong batas, wala pa pong pinagbubutohan, wala pa pong ganong klaseng action on her part. Therefore, it is all still right now hypothetical. So kapag ginawa niya po yun, and then saka natin pwede pag-usapan yung posible na pwede na siyang kasuhan. Sa ngayon, wala pa pong batas. Ngayon, ang sinasabi dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, you don't even have to vote in favor. Pwede kang mag-abstain, pwede kang umalis ng kwarto, but you will still be liable under the anti-graft law. Ngayon, kung matuloy po yung prangkisa, then in that instance, magiging ripe na po para dun sa kaso against her. Okay? So, hindi ko sinasabing right now, kahit na umamin siya na meron siyang financial interest doon sa ABS-CBN, ay maaari na po siyang kasuhan. Hindi pa po. Right now, iniintay natin kung magkakaroon ng batas. At dun sa pagdinig niya, anong klaseng hearing yon? Kung yon ay in aid of legislation lang, then malabong mapatunayan yung conflict. However, kung yung pagdinig na yon ay for the purpose na nga na ipasa yung franchise at magkakaroon na ng batuhan, then in that instance, pwede na pong magiging ripe na po yung possibility na pwede na siyang imbestigahan at kasuhan for conflict of interest and violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. However, kung dun lang siya papatak sa RA, sa Republic Act on on the Code of Ethics of Public Officers, this is administrative in nature. So kapag administrative, kahit dinggin pa yan ng ating Office of the Ombudsman, papadala yung notice or yung decision doon sa Senado at ang Senado po ang mag-i-enforce noon. Ibig sabihin, katulad ng nakita natin doon sa kaso ni Senator Villanueva,
na meron siyang kaso na dinidismiss na po siya doon sa civil service at i-disqualify siya, anong ginawa? Yung decision po ay finorward dun sa Committee on Ethics para ito ay dinggin. Kapag nadinig na ng Committee on Ethics, magboboto po ang buong Senado or the Ethics Committee sitting as a whole, which means the whole Senate, then kailangan pagbutohan pa nila kung matatanggal nga sa serbisyo, sa civil service, si Senator Gatchalian. Narinig na po ba natin na inaksyon na nito? Wala pa rin po hanggang ngayon. Pero tandaan po natin, yung desisyon na yon ay ukol dun sa kanyang paghawak ng ibang government agency bago po siya naging senador. So that is, it is possible na yun yung dahilan kung bakit hindi siya kinakasuhan sa Ethics Committee. Ito ay dahil hindi po siya kinasuhan as a senator but as a former appointed official. Ngayon, kung in the case of senator po, assuming nakasuhan siya, she will be sued as a senator, and in which case yung Senate Ethics Committee will have to hear the case right away kapag nagawan po ng decision yan sa ibang government agency such as the Ombudsman. Okay? So hindi natin sinasabi na right now may liability na po si Madam Grace, si Senator Grace, kaya nga po hanggang ngayon wala pa rin kaso kasi nga po wala pa yung bill, wala pa yung law. In fact, wala pa dapat sa Senado because all private bills emanate from the House. And although pwedeng gumawa ng Senate version yung kanila, yung bill on the franchise, kailangan pa rin mauna yung pagsumite ng House at itatrato yung bill ng Senado as a proposal to amend the House version of the bill. So even if the Senate comes up with their own version of the bill, kung wala pang bill yung House, dead ma lang yan. Diba? Hindi natin siya papansinin, effect. Okay? Tingnan natin po yung mga tanong ninyo ukol kay Madam Grace so that we can go to the main topic for today's live, yung pong Anti-Terrorism Act na bago under the dun sa proposed Anti-Terrorism Act na ngayon po ay nakapasa na on third reading doon sa Senado. Apps, patayin lang natin yung volume. Baka mabigla ako. So, okay. Double checking lang po yung mga questions ninyo. Puro po bati pa so far. Magandang umaga sa lahat ng, magandang tanghali sa lahat po na nagsusubaybay ngayong araw na ito. Sabi ni Ma'am Evelyn, taguman tangara. So, kahit pala mapagbigyan ng EBS na pabwal dahil sa hearing na yon, ay mga ngahulugang may liability si Madam Grace. Well, it will depend on what we can prove. Ha? Kaya sa ngayon, titignan natin kung ano yung nature ng kanyang conflict, how much is share, anong klaseng financial interest ito. So, kung lalo na kung malaki ang shares of stock niya, then magiging very obvious yung kanyang liability. Pero, kung let's say minimal yung shares niya, then we will see, we will have to look at the other financial interests. Halimbawa, meron po ba siyang natatanggap na royalties dun sa Ang Probinsyano and other programs that are possibly airing on ABS-CBN. So, these are the things that need to be proven bago susugod ng kaso dito kay Madam Grace. Okay? So, hinay-hinay. Pag sinasabi ninyong, ang dami kasing nagtatanong, ngayon na inamin ni Madam Grace, pwede na ba siyang kasuhan? Hindi pa po. Hintayin natin na pumasa yung batas. Which is why, abanging pa siya. She's not worried about it because hindi pa po nag-a-attach yung liability. Okay? Nahihinay dun sa kay Madam Grace. Titignan ko pa po yan. Sabi ni Lloyd Castañares, sana naman magawa ng paraan para matanggal na sa Senado at ma-disqualify na siya perpetually sa gobyerno. In this case kasi, ayoko talaga munang pumanig because it would depend on ano yung makikita nating ebidensya. Let the evidence speak for itself. Alam mo kung galit tayo kay Madam Grace, ako din nairita ako. Bakit kayo naghihearing gayong wala pa namang House Bill? At the same time, wala naman din nagkakaso sa kanila for doing that. So, we follow the evidence. Sabi ni Ma'am Annie, in short, the Senate hearing was a complete waste of taxpayers' money. I agree. Sana yung iba ninyong comments. Magandang tanghali. Sabi ni David Halyorina, I watched the interview of Poe with Karen Davila and she said that the Constitution is not cast in stone. It's very furious. Actually, what she meant is that the Supreme Court can interpret the provisions of the Constitution in accordance with a specific case that is brought before it. So, kunwari,
dalhin sa Korte Suprema, oh, itong si Grace po may conflict of interest, maaaring i-interpret ng Korte Suprema kung ano exactly ang ibig sabihin ng conflict of interest at kung mag-a-apply ba ito dito sa specific facts na tungkol kay Madam Grace. Okay? So, yun po yung ano. So, it isn't that she was wrong. It was just that imprecise yung language niya na it's not cast in stone. Well, what we have is the Constitution. It is cast in stone, but the meanings to that, it is the power of the Supreme Court to interpret what the law means, and that includes interpreting what the Constitution is actually saying and what it is saying for these modern times or in accordance with the case that is filed before it. Okay? Intindihin niyo yan, ha? Nang i-interpret yan ng Korte Suprema kung naaayon yan dun sa kasong inihain sa kanya, dun sa facts na inihain sa kanya, at sa anong interpretasyon ang kailangan ibasa natin dun sa ating saligang batas, kung maaangkop yan at kung paano siya maaangkop dun sa kaso na iniharap sa kanya. Okay? Sabi ni Aladim, wasting lang po sa budget ang daming pwedeng i-discuss sa Senate yung pang ABS-CBN. Yun nga po yung nakakapagtaka kasi maraming iba. Halimbawa, yung si Tira hindi pa po na dapat lumabas na po. Lumabas na po siya on second reading dun sa committee ni Senator Pia Cayetano. Pero yun ang dapat maaaring madaliin nila dahil sinertify na urgent ng ating Pangulo. Yun po ang hindi po dinidiscuss right now ng ating Senado at mukhang abalang-abala po sila sa ABS-CBN. Alam naman po natin na halos lahat sila may tila conflict of interest dahil kailangan nila ang ganitong klase kalaking media company kapag sila ay tatakbo for a national office. Maging Senado ba yan, Vice President or President? Diba? Sabi ni Viv Gax, ayon sa interview ni po kay Karen Davila, sabi niya allowed siyang gumawa not in aid of legislation. Kaso, yun nga lang, ang mga inimbitahan na tao ay puro biased. Sana inimbitahan yung mga totoong na biktima ng ABS at yung mga na-force mag-retire at resign. Agree din naman po ako doon. So, nakikita natin na hindi talaga siya exactly, how do you call this, objective dun sa hearings in aid of legislation. What we can do though is, hindi po natatapos sa isang hearing yung pagkakonsulta. Kasi ang mga hearings in aid of legislation, pagkukonsulta yan dun sa mga how the laws are being implemented now at ano ang kailangan baguhin dito sa batas. So, ano yung lumabas doon? May mga ginawa ang ABS-CBN, pero hindi siya angkop dun sa nakahain na kaso dun sa Korte Suprema. Naaangkop ba siya para i-review yung current na prangkisa nila? In some instances, yes. Siguro, ang pinakamaliwanag dito, at least para sa ating mga nanonood, ay hindi ba dapat isama na rin doon sa prangkisa na kailangan sumusunod sila sa batas, lalong-lalo na sa National Labor Code at sa iba pang mga batas na hindi necessarily in relation to their transmittals or to their transmissions or to communications. Pero napapasok doon sa kanilang mga operasyon. Halimbawa, kailangan, pwede naman natin, pwede i-impose ng Kongreso na kailangan at least 60%, 80% ay regularized ang kanilang mga employees para hindi po sila gumagaya ng pandaraya sa batas na iikutan nila kahit yung mga indispensable functions na necessary for communications ay ginagawa nilang contracted service yung mga empleyado nila. Pandaraya po yon dun sa labor code. So, yung iba, sabi ni Ma'am Annie, alam naman po natin na biased ng ABS, biased sila for ABS-CBN. Yun na nga. So, this is also another gap dun sa ating batas na kailangan natin i-address. Paano po ba natin ililimita ang mga self-interest ng ating mga mambabatas para hindi nila nadadala dun sa Kongreso at saka sa Senado yung kanilang mga interest para hindi sila po nagkakaroon para hindi sila nandadaya. Nagkakaroon sila ng mga hearings para dun sa mga may particular sila na interest pero hindi talaga interest ng taong bayan na ipasa. Halimbawa, yun nga yung ulit-ulitin ko, ang sitira, kailangan na po ng ating bansa para ma-amend na po ang corporate income taxes natin. Hindi po nila dinidinig dahil may pinapanigan silang mga korporasyon na sa ngayon ay nagkakaroon pa rin ng benefits under the old law. Kapag binago po ito, magiging patas po lahat ng mga korporasyon at uulit sila ano pang gagawin nila para makalamang. So,
ang ginagawa nila, nakikiusap sila dun sa ating mga legislators at ito yung tinatawag natin na paglalabi. Ang paglalabi po ay isa din pong form ng pagtutulong dun sa mga rent seekers natin. Okay. Sabi ni Michael P. Comon, mapapamura naman talaga tayo. We are all to blame. Yes, all of us here watching this for allowing this corporate greed to go unpunished. Okay? Huwag po tayong maghihikayat na mag-commit ng krimen dito sa ating mga comment section or anywhere on social media dahil masya-shutdown po yung mga accounts ninyo. So please be careful with your language. Hindi tayo manghihikayat sa mga rebellion, hindi tayo manghihikayat manakit ng ibang tao or makasakit ng ibang tao or pumatay ng ibang tao because these are illegal acts at hindi po dapat natin inilalagay yan dun sa ato o naghihikayat ng ibang tao na gumawa nito. So ingat-ingat lang po tayo sa ating wika. It doesn't mean na hindi natin mapapaalam yung galit natin, pero ano na lang, mamimili lang tayo kung ano yung sasabihin natin. Sabi ni Eddie Penemora, wala nang hiring-hiring yan. Paglaps na ang prangkisa, apply na ulit. For the meantime, close ang station nila. Yan nga po ang opinion ni dating Chief Justice Puno at currently ang IDP ay naglabas din ng pahayag at sinasabi nilang pumapanig sila dito sa opinion ni dating Chief Justice. At ako rin, pumapanig din po ako dito because the law is the law. Maliwanag naman po doon sa dating mga desisyon ng ating Korte Suprema at doon sa ating batas. So, although allowed ang NTC magbigay ng dati ng provisional permission to operate, kailangan na po ihain sa ating hukuman ang mga ganitong klaseng permiso kung nababatay po siya sa batas. Ngayon, bakit nag-issue ng opinion si dating si currently Secretary of Justice Maynard Guevara? Ang concern ni Secretary Guevara ay hindi lang ang ABS, kung hindi pati ang mga maliliit na stasyon, maliliit na broadcast companies na kapag naghain sila ng prangkisa, na humingi sila ng prangkisa sa Kongreso, hindi sila basta mapapabayaan at mapapilitan mag-close ng operations dahil hindi pa tapos ang pagdidinig ng Kongreso. Alam niyo naman po ang ating Kongreso, minsan ang feeling nila wala silang deadline at wala sila care kung mawala ng trabaho, mawala ng pera yung mga maliliit na broadcast companies or media companies. So, ang hinahabol ni Secretary Maynard Guevara dito ay yung patas na laban. Because if we disallow it for ABS-CBN, maaapektuhan din po yung mga maliliit na broadcast companies na who will not be able to take the losses that ABS-CBN can. Diba? So, kailangan din po natin na baguhin at i-review na po yung pagbibigay ng prangkisa at yung power ng Kongreso na to act within a certain period of time para hindi po nadadamage yung mga private companies na umaasa dito sa ganitong klaseng prangkisa at para meron na rin po silang warning kung kailangan na po nilang magsara. Yung mga ganitong klaseng notice ay makakatulong para patas-patas yung laban dito sa broadcasting. Hindi ba napag-usapan natin dito sa Luminous na kapag masyadong malakas ang isang media company, yung boses lang po nilang naririnig at yun ang napapalaganap to the detriment not only of the other broadcasters but also to the general public. The more opinions are heard, the better. Kaya nga sinasabi natin kahit dito sa social media, ayaw natin na nag-take down ng accounts unless they commit a crime. Ang mga crimes, libel, false publications, inciting to sedition, inciting to rebellion, and other crimes that are listed in the revised penal code and other criminal laws. So, yun po yung mga limitations lang. We don't like to take out accounts because, as we say, the more opinions, the better. Then we should apply the same principle po dito sa ating mga broadcast companies. ABS-CBN should not be excluded. Dapat, the more voices, the better. Tinatanong ni Zider Flood Victoria, nasagot ba yung tanong kung Pinoy citizen nga ba si Gabby Lopez at si Grace Paul? Hindi ba talaga sila US citizen or baka dual citizen na sila? In the case of Grace Paul, meron tayong tinatawag na res judicata, nag-rule na po ang ating Korte Suprema and that is the decision that will prevail unless the circumstances become different in the sense na we find new evidence to the contrary. Hindi po pwedeng balikan yung kaso o i-overturn yung kaso na yon unless there is a really compelling reason to do so. And in this case, there is no
compelling reason to do so other than galit kayo sa kanya. Well, inis din ako, but kumbaga, huwag natin personalin. Okay, second, Gabby Lopez. Is it material to this case? At the time, supposedly, that he acquired shares, hindi po siya daw Filipino citizen or he was an American citizen, but it will depend on the circumstances of the case. And para sa akin, kulang po yung mga facts dito. When exactly did he acquire? Was he a full American citizen or was he a Filipino citizen? Was he under 21? Because at 21, you're required to choose. Yun yung lumang batas or yun yung lumang rule. Not sa US, ganun po yun. Nung in-enact po ang Dual Citizenship Act, the moment you become a dual citizen, it's not an acquisition or reacquisition of citizenship. Ang sabi ng ating Korte Suprema, kung kunwari you lose your citizenship dahil nag-immigrate ka at nagpa-naturalized citizen ka sa ibang bansa, under the Dual Citizenship Act, because you were born a Filipino citizen, then you can apply for dual citizenship. Kapag naging dual citizen ka, it is merely a recognition na dati ka pang Filipino citizen but due to certain reasons had to give it up, had to remove that recognition in order to apply for citizenship in another country. Kung ganito po at tuloy pa rin po yung ganyang reasoning ng ating Korte Suprema, the immaterial po yung citizenship ni Gabby Lopez when it pertains to his shares of stock. Kasi nga, pag the moment he became a dual citizen, then it is a recognition that he has always been a Filipino citizen. Hindi ko po alam yung ibang mga arguments on that, kung ang argument is regardless of the Dual Citizenship Act, which came much later, then his acquisition of the shares of stock, then ang ipipenalize doon is the act of acquiring shares of stock when at the time he was not qualified to do so. So pwedeng doon na maliit lang yung window na gawin yung basihan para ipenalize ang ABS-CBN. Pero under the Dual Citizenship Act, malabo po yon because it is a recognition of Filipino citizenship. Babalik yun dun sa dati. It's not retroactive, ha? Kasi ang ibig sabihin ng retroactive, you lost your citizenship and then you reacquired it. Tapos, yung reacquisition mo goes back to the beginning. No, that's not how it works. It is a recognition that you were a Filipino citizen from the start. Okay? Kapag ganun po yung reasoning, then even at the time that he acquired the shares of stock, he was a Filipino citizen except administratively, his papers didn't reflect that because he needed the U.S. citizenship at the time. Okay? Okay na ba tayo dun sa ABS-CBN? You can't get it out of your system, ano? I want to talk about the Anti-Terrorism Act, but let's see if you still have questions. Okay? Sabi ni Joe Lacandola, huwag silang magampo ng mga politiko, kaya mas nauuna pang tutukan ang problema ng ABS-CBN kaysa sa mga problema sa gobyerno. I don't think this has anything to do with adoption. So, sabi ni Phil Ramos Micosa, marami po kami natututunan sa inyo. Ay, maraming salamat po. Sabi ni Julia Gunter, dapat mag-divest ang mga elected officials. Kasi their decisions can be affected whether directly or indirectly. Choice nilang tumakbo, di ba? So, dapat siguraduhin nila na ang first priority nila is for the good of the people. Yes, ideally, dapat nagda-divest sila. So, i-double check rin po natin yung requirement ng ganun. Otherwise, we have to look at her SALN. Kung hindi na-clear niya yon, kung hindi niya na-declare, then meron tayong problema with her in the sense that there's a perjurious statement there kung hindi niya na-declare. Yung interest niya in the sense that she still has shares of stock in ABS-CBN. Sabi ni Michael P. Comon, yeah, saying to kill someone is more punishable than actual... Oh, come on. Seriously? You don't argue that. What we're saying is that there are limitations. The freedom of speech is not absolute and there are limitations to it. If you're also in a private space such as Facebook, then the owners of the space can impose that limitation regardless of how much you believe in your freedom of speech. You can exercise it elsewhere. In a private space, the private owners will have a say in what you can and cannot say. Sabi ni Jennifer Kondo, shout out po sa Icon Clinic. Thank you, Dr. Eric Yapuanco, for maintaining the freshness of our beauty. Ma'am Jennifer, maraming salamat po. Nahiya naman ako bigla. Sabi ni Thelma Canton Fernandez, yung pera ni PRRD na higit 2 million, pwede sigurong pag
hati-hatian ng mga nasa rank and file na employees at going regular yung mga matagal ng contractual at sa foundations outside of ABS-CBN. Ang usapan po ng presidente is that ABS-CBN should donate it to a charitable institution. Magko-coordinate na lang po sila kung anong institution yon na gusto ni Pangulo. Sabi ni Alan Atienza Garapal, ngan si po mag-divest po dapat ng interest. Sabi ni Estelito Vera Cruz, ang dual citizen po ba ay considered 100% Filipino? Opo, wala na pong percentages. Filipino ka for all intents and purposes. You can exercise your political rights, which means you can vote and you can own property here in the Philippines. Ano pa ba? Sabi ni Ron Villaluna, sabi ng NTC, wala lang violation and here now, good afternoon. Okay, ganito po yon. Sabi ng NTC, ABS-CBN, you cannot use this pay TV scheme and ask for money until there are guidelines issued. So, ganito yon ha. Ang sabi ng NTC, you can, provided you wait for the guidelines. ABS-CBN, stopped at you can, sabi nila, ah, we can pala, o go sila. So, ang sinasabi nila, they had permission and they had a go signal, but what they're not saying is that that go signal came with a condition and that condition was to wait for the implementing guidelines. Yun po ang tinatawag na quibbling. Diba? So, it's not exactly true what they were saying. The NTC was also saying, yeah, we gave them a permit, but we had a condition to that permit. Siyempre, natatakot sila because at the time of the hearing, maliwanag yung pagpapanig dun sa ABS-CBN. So, if he made the mistake, si Attorney Cordova, if he'd made the mistake in what he was going to say, tiyak yan, baka mangyari sa kanya yung nangyari dun sa GCTA law. Diba? Na yung mga nagsabi ng totoo ng mga opisyales, yun, mga puro humaharap ng kaso ngayon, yung isa patay pa. Sabi ni Henry C., on March 10 na po ba magre-release ng statement ng Supreme Court regarding gag order kaysabay ng decision sa COA? Ito, may oral argument pa po ba? Ganito po yun. Ang first issue na nakahain sa ating call to Suprema, yung pinakauna dahil they have to take cognizance of the petition, ay kung bibigyan nila ng due course itong kaso na ito. Ibig sabihin, kikilalanin ng Supreme Court, first, na meron silang jurisdiction over the case, and two, that there is an actual case or controversy. So, kung wala po yun, then ang gagawin ng Korte Suprema ay i-dismiss yan. Ang pangalawang issue ay tungkol dun sa gag order. Kung mag-i-issue nga sila ng gag order, then they will take cognizance of the case and then order the parties, or even without taking cognizance of the case, they can order the parties to shut the F up habang nililitis po yung kaso. Kaya nga po nagpa-hearing si Madam Grace is worried siya na baka mag-issue ng gag order ang Korte Suprema. And so nag-hearing na po siya para marinig kagad yung panig ng ABS-CBN. I think yun po yung naging purpose nung nung hearing, para marinig yung panig ng ABS-CBN, dahil po talong-talo po sila sa social media. Sabi ni Ma'am Gloria Santos, pag nag-i-explain ako sa mga kaibigan tungkol sa ABS-CBN at Kowalanto, napapahanga sila. Sabi ko, makinig kayo ng karambola at ng bayan. Sa DWIZ, ang gagaling nila mag-i-explain, tiyak, tatalino din kayo. Maraming salamat po, Madam. Sabi ni Georgie Corbillon, could the acquisition of Gabby's dual citizenship been influenced by status and family connections in the Senate and other branch of government that has power to grant his dual citizenship? No, I don't think so. Kasi maliwanag po dun sa dual citizenship law kung ano yung mga requirements. Unang-una, yung birth certificate lang ipapakita niya. Nakikita na po na he was born of Filipino parents and therefore can acquire his citizenship. At the time, both his parents were Filipino citizens. And if I'm not mistaken, I'm not sure kung ang citizenship niya ay acquired by immigration status, by moving to the United States and applying for citizenship there. So, madali po yung requirements ng citizenship, actually, ng dual citizenship. So, hindi po yan, actually, it's ministerial on the part of the embassy officials, the consulate, kung dun siya nag-apply, or dito sa DFA. Or sa immigration, sorry, sa immigrations, kung a-applyan mo, as long as you have all the requisites and none of the disqualifications, then you will be able to get recognition of your dual citizenship. Sabi ni Eri Morosawa, pasensya na po, hindi ako makapagtanong, kabubukas ko pa lang po ng topic, okay? Sige po, pwede na po ba tayong lumipat sa ibang topic? Okay, final
Two questions. Sabi ni Michael Shiatong, legal po ba, for example, Ayala Lands or any landowners sa Pilipinas na mag-impose ng kanilang batas? Like traffic rules sa loob ng kanilang area? Opo. So, paano mag-interfere ang government enforcer mag-apply ng land laws? Some Ayala Lands do their own rules. Ganito po yun. Halimbawa, nagtayo ako ng, meron akong farm. So, from the moment you enter into the gate, you're now in private property. Kahit maglagay ako ng sarili kong road dyan, it's still in the nature of private property unless the court or the local government says so. So, kung kunwari, dahil dito kailangan, let's say, mag-decongest, kailangan daanan yung property mo, then the local government can either acquire it by eminent domain or recognize that all roads belong to the state. Ganun po ang nangyari dun sa mga private subdivisions. Sinabi ng ating Korte Suprema, all roads belong to the state. At pag kailangan na pong gamitin, gagamitin po nila. So, pero at the moment, kung hindi pa po kailangan siyang gamitin, then they can still impose their own private rules. It's still considered part of their property. Okay. Sabi ni Phyllis Catus, thank you so much for the enlightenment. Sa Senate hearing, sabi ni Ron Villanueva, every time po na may lilitaw na violation ng ABS-CBN, laging hinaharang ni Grace po na kailangan daw ba mag-shutdown agad ang punishment. Kanino po nang gagaling na shutdown kaagad? Ganito po kasi yon. The co-warrant to petition is filed in order to revoke the franchise that was originally given at base dun sa mga actions ng ABS-CBN. Ngayon, kung hindi nila i-correct yung mga actions na yun, they will not be or they should not be granted a new franchise if the Supreme Court recognizes na violation ito ng original franchise nila. So, it is not a penalty. Pagdating po dun sa mga hearings dito sa Congress at saka sa Senate, it is not a penalty because Congress and Senate is not a court. The court is the Supreme Court and it's hearing the co-warranto case. What they are hearing is whether or not they should give a franchise to ABS-CBN considering its background. So, ang ginagamit nila so far, what they have not been talking about is the monopoly of thought that we have always been arguing. But what they're saying is, ito bang mga ginawa nila, pwede na ba nating hindi sila bigyan ng franchise dahil lang ginawa nila itong mga ito? For them, it's lang. For us, it's not. Because the reason would, the corporate layering schemes, even yung mga, the manner in which they have been operating, the number of stations that they have acquired, all of this makes them a virtual monopoly, a monopoly of the airwaves. And the airwaves are owned by the government. So, it isn't even, the issue isn't even, or shouldn't be limited to whether or not they should be granted the franchise. But for us to start looking at how big we have allowed some of these corporations to be, how big an influence they have become over the Filipinos and their ability to persuade us. Diba? And their ability to hold hostage even the entire Congress. Kasi tingnan mo, lahat po ng mga legislators natin kumakaripas, nabigyan sila ng franchise. At para sa kanila, lahat ng mga issues that are raised against ABS-CBN amounts to a penalty. They are not there to impose any penalty. They are there to determine the propriety of whether or not this corporation is entitled or can be given a franchise, which, by the way, is a privilege and can be denied to anybody even without a reason. Because the state owns the airwaves. It's theirs. Ayoko sa mukha mo. Ba't kita bibigyan? Diba? But what they're doing is they're making it about the past actions of ABS-CBN and when actually what they should be looking at is whether or not we should allow them to get this big and how we can make them smaller so that their other people can compete. Diba? In the sense, tama si Soljen. Si Soljen is on the right track. Nung sinabi niyan, this amounts to a virtual monopoly. And mahigpit ang ating saligang batas, di ba? Kaya nga 100% Philippine-owned para a foreign government will not be able to influence us to adhere to them instead of to our local interests, to Philippine interests, public interests. This is a subversion. Actually, what the Senate and Congress is doing is a subversion of what we really, what needs to be looked at. What needs to be looked at is to keep media competitive. And we don't allow the what we call the behemoths, the really huge companies, to get bigger and bigger so that they have a virtual monopoly over our hearts and minds. Sabi ni Cedar Flood Victoria, kanya na 13 channels or frequencies ang hawak ng ABS-CBN.
tapos na yung isa. Isa lang naman pala ang may franchise, shutdown na yan. I agree. I agree completely because it's a subversion of the intent of the Constitution. Okay? O pwede na ba tayo lumipat dun sa isang topic kasi mahalaga din po ang Anti-Terrorism Act na bagong-bago po. So, okay na ba tayo? Okay, let's go. Passed on third reading is an act to prevent, prohibit, and penalize terrorism, thereby repealing the Republic Act 9372, otherwise known as the Human Security Act. So, ito po ang magre-replace dun sa ating Human Security Act of 2007. So, that is the first change. I-repeal po yung Human Security Act, which really, halos walang kwenta. Kasi walang nagagawa. It was very, it was barely imposed, barely executed. Kasi unang-una, dun sa paghahanap pa lang ng money trails, ay may problema na kaagad ang law enforcement agencies dahil nagre-require pa rin ng order from the Court of Appeals at saka ng predicate crime bago po maibuksan yung mga bank accounts. It is also itong paghihigpit po ng batas natin sa AMLAC is what allows also those who commit massive scale graft and corruption. Kaya po naa-allow yung plunder ay dahil hindi po naiimbestigahan ng maigi dun at the level of our executive agencies, law enforcement agencies, dahil po tinatali yung kamay nila. Teka lang ha. May tumatawag kasi. Ayan, sorry. So, this is now going to be the new Anti-Terrorism Act. Ano yung mga major changes? Ano yung mga major changes dito? First, doon sa Human Security Act, 3 days lang pwede yung detention period. Then that person has to be released kung hindi siya i-charge. Okay? What does that mean? You can, kung a person is suspected of terrorism, arestado siya, dadalhin siya sa hukuman, pwede siyang i-hold for 3 days. Okay? Yung during the 3-day period, kung wala pa rin makuhang ebidensya, walang confession, walang kahit ano, walang maifafile na kaso for probable cause, therefore, kailangan i-release siya. Unless pumirma siya ng waiver on the imposition of the date of the detention period, which is Article 100, I think, of the revised penal code. So kung meron silang waiver of the detention period, he can be held indefinitely. But of course, kung ikaw ang akusado, bakit mo naman gagawin yon? So in the case of the Anti-Terrorism Bill of 2020, ini-extend po ito to 2 weeks, 14 days to be precise, which can be extended even up to 60 days. Which is a period of 2 months, kung ang law enforcement agency hindi pa po nakakuha ng ebidensya during that period, ipapakawala na siya. At wala po ditong penalty. Ang isa pong major change din po, doon sa unlawful imprisonment under the Anti-Terrorism, adon sa Human Security Act, may multa po ng 500,000 pesos per day of detention against the law enforcement officials who who caused the detention of the suspect. Sorry, iba, inuubo pa rin. So, mahalaga po yan. At yun po ang inaangal ng mga nag-oppose dito sa Human Security Act ay dahil daw baka maabuso ito. At kung sino-sino na lang daw po ang pwedeng pick-upin at i-detain nang wala pong charges or walang kahit anong ebidensya. In this case po kasi, yan, maaaring... merong tinatawag na in the US kasi meron silang ganitong klaseng batas, but in their case kapag extraterritorial nga like dun sa kanilang Guantanamo base ay since it's outside the territorial jurisdiction of the US, doon hindi nag-a-apply yung kanilang mga human rights and rights of the accused ekek. So so, i-double check natin uli. Ha? So, that's 14 days instead of the usual 3 days under the old under the old Human Security Act. Double check lang natin. Second, yung AMLAC po will be allowed to open bank accounts of suspected terrorists. Ang hihingi lang sila ng permiso doon sa Court of Appeals, pero ex parte po yon. Ibig sabihin sila lang ang didinggin at maaaring buksan yung bank accounts. Ayun, sandali. Nalampasan ko. Section 3.
for purposes of this act. Kasi yan. Section 3 is definition of terms. Section 4. Kasama din po dun sa mga acts. Ito. Subject to Section 49, terrorism is committed by any person. Ito yung definition, ang bagong definition na. Engages in acts intended to cause death or serious bodily injury to any person or endangers a person's life. Doon po kasi sa lumang Human Security Act, nakalist po yung mga crimes na nakalista doon sa Revised Penal Code at binilagyan lang po nila ng ibang intention. So the problem with that is that it had to fall into one of those crimes. Ngayon, it doesn't have to be a crime provided they are acts that engage, for instance, to cause death, serious bodily injury. So yung mga acts na ito don't necessarily have to constitute a crime in order to be punishable. Engages in acts intended to cause extensive damage to property, persons, ganyan. Develops, manufactures, possesses, acquires, transports, supplies, or uses weapons, explosives, of biological, nuclear, radiological, or chemical weapons. Take note ha, dun sa acquisition pa lang ng mga weapons na yon, walang nakalagay na intention. So if you stockpile weapons, there might be a presumption of terrorism on your part, okay, against you. Provided, nandun pala sa bottom part. Well, provided the purpose of such act is to intimidate the general public or a segment thereof, or create an atmosphere or spread a message of fear to provoke or influence by intimidation the government or any of its international organizations. Okay? Mere threat to commit terrorism is now going to be punishable for up to 12 years. Planning, training, preparing, and facilitating will also be punishable. And can suffer the penalty of life imprisonment without the benefit of parole or the GCTA. Conspiracy to commit terrorism is also now punishable. And that happens when two people come to an agreement concerning the commission of crime. Life imprisonment din po ito. So ang nakalagay dito, life imprisonment talaga. So the Supreme Court might be asked to define what that means. Proposal to commit terrorism, yung palang proposal, yung magsabi palang, kung bombahin natin to para matakot yung mga tao, that is already a proposal to commit terrorism and that is already punishable. Ay, up to 12 years. Inciting to commit terrorism, punishable for up to 12 years. Recruitment to a terrorist organization, punishable by life imprisonment. Recruiting, ganun din po. Publishing an advertisement or propaganda, also punishable. Etc. So marami pang other acts na wala doon sa Human Security Act. Nire-recognize din po yung mga kinilala mga foreign terrorists once they get here, then the Philippines acquires jurisdiction over them at maaari po silang ma-pick up. Lalong-lalo na pag may mga requests for extradition. Providing material support to terrorists is also punishable and you'll be punished as a principal, so life. Humanitarian exceptions, of course, the usual activities undertaken by the International Red Cross or Red Crescent are considered humanitarian acts and therefore cannot fall under the Anti-Terrorism Act. Pag public officials, may dagdag na accessory penalties, cancellation of civil service, forfeiture of retirement, absolute perpetual disqualification from any office, appointive or elective. Inamendahan din ang Anti-Wiretapping Act. Kukuha lang po ng written order from the Court of Appeals. Ex parte po yung hearing, yung law enforcement agencies lang po ang kailangan dinggin para magkaroon ng order na i-wiretap yung mga suspected agencies. The third major change is the recognition nga. Well, inayos nila yung recognition ng terrorist organizations. And what happens when you're recognized or proscribed organization, then the entire organization is outlawed. All the members in there are considered criminals, and mere membership is outlawed. Ito yung sinasabi ko na kulang ng detalye. Pag sinabi kasing outlawed, what does it mean? Hindi po nakalagay kung ano po dito ang actual penalty. So dapat nilinaw nila that mere membership in a terrorist organization, one that has been recognized as one by the courts, should be already punishable. Okay. So yun po, ngayon ang mga major changes, yung detention period, yung AMLAC
at saka yung wiretapping and yung proscription of the terrorist organization. So, bakit ino-oppose ng mga ibang mga senador at ibang mga members of the opposition ang batas na ito? Isa lang po ang argumento nila is that it is prone to abuse. At sinasabi nila parang magiging martial law type situation ito. The problem with that argument po is that this all goes through court. Pati yung mga warrants, yung mga detention periods, etc. All of these fall under the courts. And the courts can review them. In which case, merong means, may safety measure na maaaring i-check yung power ng law enforcement agency. Hindi sila basta-basta makaka-detain ng tao. Eventually, they're going to have to prove kung ano yung basis ng detention na yon. Okay? But, binibigyan sila ng additional time. Hinahabaan yung time kung saan pwede silang mag-file ng kaso while iniimbestigahan nila at habang iniimbestigahan nila, naka-detain yung tao. Para sa akin, material po ito, and this is necessary. Bakit? Ang dali-dali pong tumakas sa Pilipinas, ang dali-dali pong makalabas dun sa territorial jurisdiction natin, may mga backdoors, may mga porous borders na tinatawag, etc. And these things are problems for our law enforcement agency. Nahanap ko yung yung period of detention siya bipinala nawala na naman, nahihirap sorry my dogs. Yun, voluntary performing any other act, any person who shall voluntarily and knowingly join any organization, association, or groups of persons knowing such an organization is prescribed under Section 26 of this Act, shall suffer the penalty pala of imprisonment of up to 12 years. So, yung mga anak natin, yung mga bata na nire-recruit on campus recruitment should also be forewarned. If you are recruited into an organization prescribed under the Anti-Terrorism Act, if this pushes through, mere membership, penalty of 12 years, basta alam mo kung ano yung nature ng organization na yun. Okay. So, marami pa pong dito, but those are the major changes that that come with this one. So, ang pinaka-importante ay sinaamendahan po yung Anti-Wiretapping Act. So, now, maaaring gamitin yung wiretap conversations at maaaring gamitin yung mga telcos to provide the wiretap conversations and the messages between the parties to provide them to law enforcement agencies. So, amendment to ng Wiretapping Act. Pero sa para makapag-apply kayo ng warrant, the warrant is issued by the Court of Appeals. So, didinggin din po yan ng Court of Appeals. At classified po lahat ng maaaring makuha na impormasyon through wiretapping. Okay, let's check your questions. Sabi ni Andy Astillero, bakit sila takot na takot na maging martial law type situation? Oops, wala naman silang ginagawa, I assume. Okay, bakit ganun? A lot of us, even the lawyers of course, we have to look at things three steps before. The primary worry, and I think that this is something that we should also consider, is that even if you're not doing anything, there are certain circumstances that arise that can make you a suspect. And the problem with a suspect, being a suspect in this case, is a suspect can be detained for up to 60 days. Okay. Now, we'll answer specific questions. Inaaral ko pa yung provision dun sa Constitution which on warrantless arrests. Sabi ni Zider Flady Victoria, pasada na po ba yung batas na yan? Well, naka-third reading na sa Senado. Sample na si Ilago at yung mga kaalyado niya. Nakalimutan ko yung mga names nila. Well, right now, nakasampa po sa Regional Trial Court of Manila, if I'm not mistaken,
yung kaso na i-recognize na terrorist organization ng New People's Army. At in-identify naman po ang ilang mga miyembro na ito. That's why it took so long, nagtanggal po ng mga pangalan ang ating DOJ at because the court was saying na you have to come up with evidence to support your assertion na member sila ng NPA. Kasi membership in another, although sympathetic and aligned organization with the NPA, it does not necessarily mean that you're a member of the NPA. And your sympathies are not necessarily a crime. So, tumutuloy na po yung kaso na yan. Yan, ang question ni Andy Astillero, bakit sila natatakot? Dapat alam nila na ang martial law ay nasa batas at wala dapat ikatakot doon. Like I said, there are circumstances that can lead you to a place where you might be considered a suspect even if you're not guilty. At yun ang wino-worry nila. Actually, mas worried sila dahil, kunwari, public figure ka, you openly oppose the administration, paano kung meron dyan overzealous na police or ng na military at sinabi, ito, panay na lang simpatiya sa NPA, detain nga natin, baka terorista to. Yun ang concern nila, is baka magkaroon ng widespread na basta napipick up lang yung mga tao on mere suspicions, tapos 60 days mo sila, up to 60 days mo sila mahahawakan. Pero yung 60-day period na yun malabo, at best it will be 14 days kasi dun within the 14-day period, within that 14-day period, kailangan meron ka ng ebidensya. Otherwise, walk ka na. Diba? Dun sa 14-day period, I'm not really that concerned. Except kung ang purpose ng pag-detain sa iyo ay to prevent you from something, let's say kunwari senador pa si Senator Trillanes, tapos meron pagbobotohan na importante na legislation, arrestuhin nila si Senator Trillanes para hindi siya makaboto. Yung mga ganung klase ng mga abuses, they're probably looking out for that one. Pero ang tingin ko is there is a way to check that, 'di ba? Ang problema lang dito is yun nga, tinanggal yung malicious na pag-aaresto. Wala na siya dito. Nandun pa kasi yun sa lumang batas. Kaya lang, ang taas-taas ng penalty. Kapag malicious po yung pag-detain dun sa tao, 500,000 pesos per day of detention kagad yung multa. Eh, sinong law enforcement agent ang gagawa ng ganun? Okay? Sabi ni Lamil, can law enforcement law enforcement agencies, ask to tap conversations done through SOCMED and do so retroactive, all communications, hindi pwedeng retroactive. Well, probably hindi pwedeng retroactive. Or at least that's something for the Supreme Court to say. Kung ako yan, the law doesn't apply retroactively. Pero, kunwari, I got a warrant for wiretapping, tapos dun sa PMs, inalaw ako. Pag binuksan mo yung PMs, makikita mo lahat eh, pati yung previous ones. So, I think that's lusot in the law. Sabi ni Divina Ito, hino pala maging abogado, sana yung mga bagong abogado tularan. Hindi naman po, pero mahirap in the sense na daming pag-aaralan. Sabi ni AJ Nicoy Rivera Piga, maaprubahan o mapirmahan ng presidente ang batas na ito, magiging applicable po ba ito sa ongoing or previous cases of terrorism? Example, hindi po, this is not retroactive. Sabi ni Neil Martin, thank you for the enlightenment, ito ang need ng sambayanan. You're welcome po. Ano pa ba? Chris Villin says, we appreciate sharing your knowledge. We do appreciate your efforts for allowing us to understand all of the issues. Okay, recap tayo. Grace po. Yung mga batas na sinight natin, yung administrative cases under the Code of Ethics of Public Officers at saka yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act will kick into place kapag a decision is made already by the Senate regarding the franchise. Kapag wala pang desisyon na ginagawa, ay yun kasi yung pinapunish natin, yung conflict of interest dun sa paggagawa niya ng desisyon na yun sa pagboboto, for example, in favor of the franchisee. Once this bill is passed, the private bill of the franchise, then dun na po magiging ganap yung pag-apply ng mga batas. So we will take note na yung Code of Ethics of Public Officials is administrative in nature. So kahit na ang ombudsman ay may finding na administratively liable ang isang senador or senadora,
At sabihin na perpetual disqualification, ito po ay pupunta pa po sa Senado. Even if the law says without prejudice, meaning pwede siyang tumakbo on its own, the Senate asserts its jurisdiction over administrative cases over their officials. Ang explanation po ng Senado at ng Kongreso ay elected officials sila, and therefore mandato nila galing sa taong bayan, and therefore the executive cannot issue a decision that will defeat the mandate that is given by the people. Galing, ano? So ang sinasabi nila is dadaan na lang yan dun sa ethics committee para ma-solve yung problema na yon, and the ethics committee will decide whether or not the senator can be expelled, suspended, or admonished. Okay. Dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, then of course, there are things that we have to prove. First, the conflict of interest. Meron ba siyang financial or pecuniary interest in the corporation? Being a stockholder, yes, is a pecuniary or a monetary interest. But of course, she can argue that it is negligible. If she earns money from the corporation, like royalties in one of the TV shows, that can be part of the conflict of interest. So, kahit hindi siya bumoto, ha? Kahit hindi siya bumoto, kahit mag-abstain siya, kahit umalis siya ng kwarto, kahit umabsent siya ng araw na yan, may liability ka under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And if the pecuniary interest shows that you were either paid or you have interest in excess of, you are paid in excess of 50 million, then it becomes a case of plunder. Sabi ni Rebecca, Gabis, Yokoy, bakit wala naman lang daw statement from CHR about yung mga batang nawawala, hinahanap ng mga magulang, o nag-recruit ng mga bata, kahit maraming evidence ng mga connections ng mga party list, listening while cutting carrots. For Sarah ng papaya, at Sarah ng papaya, from Nagoya, Japan. Alam mo naman, hindi na yata dapat tinatanong pa yung mga yan. Alam naman natin kung bakit. Sabi ni Woshang Ni, bakit po yung mga NPA party list, like Anak Bayan, Bayan Muna, Kabataan party list, at iba pa, di pa po hinuhuli, mostly po mga mahilig mag-rally at magreklamo, because it is not illegal to be part of that organization, at hindi pa po napoproscribe yung organization na yon, whether under the Human Security Act. So far, ang kinakasuhan pa lang para ma-recognize na terrorist organization ay ang New People's Army. So, yung iba po, it is not a crime to be a member of an organization unless it will fall under the Human Security Act. Ulitin ko po yun, ha? Dahil meron tayong freedom of association sa ilalim po ng ating saligang batas, hindi po illegal ang maging miyembro ng mga organisasyon. Maliban lang kung yung organisasyon na yon ay illegal by itself under the Human Security Act or... yun lang po. Or it is an outlawed organization. So, sabi ni Mario Ildefonso Banasian, tuluyan na po bang ma-declare as terrorist organization ng New People's Army? Nasa hukuman po. If yes, pwede na bang ma-extradite si Joma sa Netherlands? Medyo that's a tricky question. It depends kung ano yung status niya po. Kung binigyan po siya ng political asylum, wala pong extradition sa ganun. Unless, tanggalin yung kanyang asylum ng Netherlands. So that is why we need the diplomatic relations to be in full swing para magawa po yan. Ano po ba? Pwede may mga tanong pa, pwedeng, ayan. Sabi ni Alden Isidro Campos, can Senator Grace po face a possible co-warranto case? Hindi po. On her citizenship? Hindi po, kasi res judicata na po yun eh. It was an election protest nung na-decide yung kanyang citizenship, and the court had already decreed on it, and it has become the law of the case. Meaning, right now, she's not an American citizen. Well, she's considered a Filipino citizen for purposes of being elected, and that decision is final. So, wag na po tayong mangarap in that arena. At hindi po kuwaranto yan. Sabi ni June Vilkits, bakit wala po kayang pro-administration senator na nag-raise ng point na si Grace po ay dapat mag-inhibit sa hearing ng ABS-CBN dahil may interest siya sa nasabing stasyon? That's a good question, because another senator can actually question before the ethics committee her participation in this. Ang problema, baka marami sa kanilang mabulgal na may mga conflicts of interest, di ba? Mm.
Ba? Matumal na yung mga tanong ninyo. Kung wala na po kayong mga additional na tanong, magpapaalam na rin po tayo. At aaralin ko pa po yung ibang provisions kasi ng saligang batas na maaaring gamitin ng kabilang parlor para questionin itong bagong Anti-Terrorism Act. A lot of us are in favor of this. Ako, in favor ako kasi mas ganap siya eh. Yung pag-aminda ng Anti-Wiretapping Act at siya ng AMLAC laws ay necessary po para mahuli natin yung mga terorista ng bansa. And we're not just talking about the NPA, ha? Marami rin po kasing nakakapasok galing sa ibang bansa. Marami rin pong mga other groups na makukonsider natin mga terrorist organizations, even if ang tingin natin minsan ay mga bandido lang sila. So, last two questions or comments. Sabi ni, ito, maganda yung tanong ni John. John Sevilla, ano po yung totoong date ng expiration ng franchise ng ABS-CBN? Panig po ako dun sa opinion ni DOJ Secretary Maynard Guevara na it is May 4 kasi nakalagay po dun sa prangkisa ay it becomes effective only after publication in a newspaper of general circulation or in the official gazette. So tinignan po nila kung kailan po ito na-publish at nailagay po nila kasi 15 days after publication and therefore naging effective siya May 4. So it's May 4 yung expiration. May 5 wala na po silang wala na po silang prangkisa. So ay si Ma'am Angela, Ma'am Maria Angela Kahanding, May 4 daw po, the law took effect 15 days after publication. That's galing-galing na ni Ma'am Angela magbasa. Oh. Sabi ni Pura, Pura Ezra, gandang hapon po, she's watching from Qatar. Sabi ni Jigs Ignacio, thank you, tapusin ko na hugasin. Maraming salamat sa pakikinig ulit dito sa akin sa Luminous. Don't forget to like and share at saka kumuha rin po kayo. Ilagay niyo dun sa upper right hand corner if you have a laptop. Click see first para may para nakikita niyo kagad pag may live dito. Tapos may maliit na bell doon which means that you will be alerted. Bibigyan po kayo ng notifications kapag may live dito sa Luminous. Kung hindi pa po kayo nagla-like or share dun sa Luminous by Click See Cruz Angeles and amid paglinawan, ano pa iniintay ninyo? Please don't forget to do so para updated po kayo dun sa mga paliwanag namin, dun sa mga pangyayari at saka sa ilang mga batas na pinapasain, including bills that are under consideration dito sa ating mga legislators. Again, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik dito sa Luminous sa amin ni Atty. Ahmed Paglinawan. Maraming salamat po and we will see you on Tambayan and Karambola on Monday. Maraming salamat po.